Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong makaraang linggo, si Ana ay nag-abang sa lansangan pagdaraan ni Tobias. Nang makita niya ito ay dumarating, pasigaw niya ginawa si Tobit. Narito na si Tobias, hindi ni Ana, kasama ang lalaki kinasama mo. Natitiyak ko na nauli ang tingin ng iyong mama. Pagdating mo, ibangin ko agad sa kanyang mga mata ang akto ng isda. Aalisin ito ang kulaga sa mata ng iyong ama at muli siya ng pagkakunita. Tumatakbo ang sinuro ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng kulitin. Sinabi nito kay Tobias, "Maaari na akong mamamay anak, ngayon muli lang nakita," at naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananaginip ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nalagpas siya sa may tarantahan. Pinakita ni Tobias sa kanyang mama, hawak ang akto ng isda. Binawan niya ito at humihingi ang kanyang mga mata. At lakasan niyo ang pinundo itay, ilang niya. At ang kanyang pinahit sa mga mata nito ang awang hakto. Pagkatapos itayos niya ang kulaga at nauli ang humingi ng kanyang ama. Niyakap ito rin ang anak at tuliyak at nagsasabi. Maliwanag na ang aking paningin na tingin na kitana pagkatapos ang sinabi. Purihin ang Diyos, purihin ang dakilang ngalan, pagpalain ng lahat niya ang mga anghel, sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niya ang ngalan, sapagkat siya ang nagkaroon sa akin at siya din ang nakapag. Narito, nakikita ko na aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ay dapat mangyari
sabihin ko ng titulo na anak ni David. Kaya po, kung isa maririnig ko natin sa lumang ipatuloy, kung tawagin ako na ng Islamic title of the Old Testament. Ang titulo na ginagamit ng mga mundo na tumutukoy sa tagapagligtas na para sa ating bilang mga Kristiyano ay walang iba kundi si Jesus. At yun ang pinakikilala. Pero hayaan mo muna ang pagkilala ng punong pagbasa. Kasi pinag-usapan natin ang tagapagligtas. So, walang pagbasa ng pagkilala na tumutukoy kay Tobias at Rafael at ipinahanaw ko dito na na
David, yang diutus dari Natal itu dari anak, anak di David. Dia tuai nampak ada as seluruh tempat, nampak ada as itu sama Israelita. Dari lulus pula sama Israelita. Ya kok, kalau kami boleh nak tumpah sejorban. Yung tinatawag ko natin dito sa Pilipinas na close family ties, mas matindi ko. Mas matindi ko sa Jordan at saka sa Israel. Bakit? Kasi talaga, ang kanilang pamilya yun, ang yung tama, isang kalaking yung sa atin, may buwan ang pangkakalo. Yung ating kalinangan medyo na influence ng upang ng Amerika. Pero sa mga Arabs, kapag sinabi yung anak, may reklamso yan na makita mo na may nangit ka o kayo ang bawal sa kanilang bahay. Akala mo na yung isang duplex, hindi lang duplex. Parang apartment style ang isang bahay. Kasi bakit? Pinatatalo ng tatay yung pamilya ng kanyang anak na kagawin niya. Parang isang apartment na mayroong two-story. Kung isang diba, three-story na. Sisingado sila lahat. Kasama na yung pamilya ng kanyang mga anak. Ganun ka close. Kaya punusin ko yung close na relasyon natin, punusin ko bilang ama at anak. Ah, mas matindi ko. Mas matindi ko para sa mga Arabo. Bahagi ko yun. Ang mga Hudyo mo, ay mga araw ng loob, no? Mga Israelita. Pagkabat sabi natin sila yung mula sa isang dami. Pero tinilong ko na araw region. Kaya kung isang sinasabi natin na mga Hudya, araw sa Hudya. Mga araw ng loob. So ganun yung kanilang pagkaulawa kapag pinag-usap ng mga ay anak. Bakit ka ang mga ating patulad ng dalawang pagkakataon na ito? Yung pagpilitas ng
Panalangin natin, panalangin natin sa pagpapalit ang mga tinuturo mo sa simula. Ang solusyon na hinahanap natin, kapag pinag-usapan natin, ay ang pagliligtas ng Diyos. We go to the family. Kinakailangan ko panipalo sa loob ng pamilya. Maging kumano na yung pamilya ng bawat isa o maging kumano yung pamilya ng Diyos. Yung aking pagsimbahan ay tinutulin natin natin. The domestic church, ang simbahan ng lumago. Ang simbahan ng lumago. Namin may tinutuloy na Ama, may tinutuloy na Ina na makita ko natin kaya dapat mo ituloy sa mga lalo namin mabigyan ng hindi niya pagkilala. We go back to the family. Ano din yung dalatan ng sarap na ako ng ginawa? Salvation ay makahayag ko. Kaya po natin pakiligtas. Kahit ako yung pagdating ni Jesus sa lahat, ipinakita niya yung image ng pamilya, the holy family. Kahit ako si San Jose, ang pamilya na hindi ama ni Jesus. Sa ikinutuloy ng pamilya ni Jesus, bakit? Kasi ang nais na ipahalagin sa loob ng pamilya. Yung lahat ng problema na inaaral ng ating lingkuran, pinapaalala sa amin na mabibigyan namin ng solusyon sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng pamilya. Kahit naman yung usapin ng gratisyon, pinakita mo ang pati ni Sipot, pinakita mo yung pati ni Sipot, lalo-lalo pinakita ka na po yung kahalagahan ng pamilya at ano sa pangunan ko ng ito ng isa. Kaya nagkaroon niya ng pagkulang ay gawa ng halid. Gawa ng mayroong pagkukulang sa pamilya. Pero hindi pamilya niya yung hindi na pamilya sa pamamagitan ng halid. Ng pagkulang sa pamamagitan ng pagkilos ng pamilya. Ay, hindi ko na lang na ano ba yung buhay natin? Do we treat one another as a member of the family? Ay mali ng pagkulingan na isang pamilya. Ang mga anak ni Yahweh sa nagkala ay nagpukulingan bilang isang pamilya. Binibigyan pa natin ang pagkulong yung bawat pangilangan ng bawat member bilang isang pamilya. Kaya ang tawag natin na mga anak ni Yahweh sa dami. Hindi na dito pinagawin natin, no? Mga anak ni Yahweh sa dami. Hindi po yung dito ang ito yung sabi, anak ni David, anak ni Toby, yung kanagtaksan ay sa pamamagitan ng imahe ng isang pamilya. Kaya, ilang tawag natin, mga anak ni Yahweh sa Bible. At sa ako, yun namin ang inyong tutukan. Talaga ba may mga anak ni Yahweh sa Bible, may ang lahat ng mga makakapatid kay Yahweh El Shaddai.